ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao na makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap na makakain at matutuluyan. Nasa ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ang makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon." Ngunit sinabi niya sa kanyang mga lalaki, "Paupuin ninyo sila ng pulo-pulutong ang 50. Gayun nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingila sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga lagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga lagad ang lumapis at nakapuno sila ng 12 bakul. Ang kapatid ni Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, sa pananampalataya, sa lingkod na ipinag-iriwang po natin ang dakilang kapistahan, nagkatawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda po kapistahan ng Rosary. Pinagninilay na ilayan po natin ang real presence, ang totoong pakinig ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya. Ito hindi ang karaniwang presensya ng ating Panginoon na ating mapanaagan sa ating karanasan. Subalit ito ay lalong-lalong sa pagdariwang ng banal ng Kristo. At ika nga, mga kapatid, mayroong tatlong pamamaraan ng presensya ng ating Panginoon sa banal na misa. Tatlong katanyang magbibigay sa atin ng iba yung direction. Paano po natin unawain? Paano po natin pinin ang kahalagahan ng banal na misa? Sa unang pagbasa, makikita po natin yung Kristiya bilang pagpupuri, pagpapala. Makikita po natin na si Melchizedek naglabas ng tinapay at alak at nagbigay puri sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Siya po ay nagbibigay po puri at salamat sa lahat ng biyahe at pinagkaloob sa ating Panginoon Diyos. Lalo-lalo na ang biyaya at usangin. Niligtas sila sa pamagitan ni Abraham sa kanilang mga kaaway sa kapanahon niyo. Kaya rin po, masasalamat ay Melchizedek. Napasalamat na sa pagkakang kay Abraham. Tayo din po ay magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin. Lalo-lalo sa biyayang nagliligtas sa atin sa lahat ng mga uri na kapamakan, balakid, suliranin,
Pangalawa ang katangian, mga kapatid, si Christi, batay sa pananaksulatan, ay nanggagaling po sa pangalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Mateo 40. Ito'y napaluhod sa pamagitan ng pag-aalaala, remembrance. Pinapaalaala po sa atin ng ating Panginoon sa uling hapunan, papaano po siya nagtalaga, nagbigay, nag-alay ng kanilang sarili, alang sa kaligtasan, alang-alang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Pinapaalaala po ni San Pablo na sa bawat pagdalo natin sa misa, ipinapaalaala po sa atin ang galaw, ang kilos natin Panginoon kung papaano siya. Kung papaano niya tayo minahal kahit kuman sa ating kapatid, kahit kuman sa ating makasalanan. Paano po niya tayo inihimok na mag-alay din ng ating sarili sa mga taong minamahal po natin sa buhay. Sabi po, bawat pagdalo natin sa misa ay isang dakilang paalaala na tayo man din ay umulan man lamang sa ating dakilang tagapagligtas. Mag-alay, magbuwis ng kanyang sarili, alang-alang sa mga tao na ating minamahal. Ang ikatlong katangian ay Kristiya, mga kapatid, ay halaw po sa ating Ebanghelyo, sa Ebanghelyo ni San Lucas, na kung saan pinapakita ay Kristiya bilang pagkain pinagsasalamat. Hindi lamang personal edition, subalit ang bawat isa sa atin ay naging handog upang maibahagi, upang makapagbigay lakas, upang makapagbigay ng iba yung direksyon, iba yung kabuluhan sa mga tao dahil handa nating iaalay ang ating sarili, handa nating ibuhis ang ating sarili upang maging handog sa bawat isa. At ang katawan na ito ay handang maging pagsaluhan natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon, naging handog, naging pagkain ng bawat mananampalatay. Ganun pa man, hinahamonin po tayo na maging tinapay, binabasbasan, pinapasalamatan, pinipirapiraso, inahati, at ipinagkaloob, ibinibigay alang-alang sa kabutihan ng bawat mananampalataya. Ika nga po, pinasila at pinalakas tayo ng Panginoon sa banal na misa upang mapag-abot ng sila, makapagbahagi ng lakas sa mga nawalan ng lakas, sa mga taong nawala ng kapakapag-asa, at kayong paman maging simbolo ng pag-ibig, pag-asa, lakas ng bawat isa po. Sa loob ng ligawang ito, mga kapatid, at sa dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, isaalang-alang po natin kung paano tayo kinukumbida, hinihimok, binibigyan ng lakas, hinihikayat ng maging lakas din ng bawat isa. At yung makaila, tayo man din eh, buhay man natin eh, pananampalatayan ng kamisan eh, paandap-andap, papatay-patay. Subalit, kung tayo tumutok lamang, umugat lamang, hindi lang
di mawala sa ating atensyon ang katauhan, ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagpapatawa na tigpilit. Hindi po tayo mawawala. Hindi po tayo mubusan ng lakas. Hindi po tayo magagapi sa mga hamon at pagsubok sa buhay. Dahil batid po natin, siya ang ating lakas. Siya ang ating hantungan. Siya po ang ating pader na sinasandalan sa mundong ibabaw. Present Sunday po sa kanila.